High water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. This is your Gemini, your Tauridor. So water sign, alam natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you. So don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung panood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring mga advice, messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. You have the Knight of Pentacles, an earth sign. You have the Wheel of Fortune. And the Six of Cups, a water sign. Okay? Water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Maaaring ikaw ay connected sa kapwa mo. Water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Or an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. I'm really getting here, water sign, na maaaring may pagbabagong magaganap sa buhay mo. You have the Wheel of Fortune. Change in your life. It really feels na maaaring marami kang pinagdadaanan na problema sa ngayon at yung pagbabagong darating sa buhay mo is the Knight of Pentacles. Be ready for that. Because Knight of Pentacles is a blessing and opportunity. Kumbaga yung universe merong ibibigay or i-offer sa'yo that will make your life change for the better. Kumbaga, posible water sign na itong Knight of Pentacles yung makatulong para may mabago sa buhay mo, sa sitwasyon mo. So kung ano man yung mangyayari sa buhay mo, water sign, I'm really getting here na ito na yung inaantay mo. Knight of Pentacles, matagal yung pagdating, di ba? Slowly but surely, kasi darating yan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Marahil, water sign, kaya ngayon mo pa lang marireceive itong change in your life, ngayon mo pa lang matatanggap itong blessing and opportunity at may pinagdaanan kang hirap sa buhay noon, may purpose yun. Marahil, kailangan mo pagdaanan yung mga problema na yun para, alam mo yun, may matutunan ka sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Mas naging matatag ka when handling that kind of situation. Mas naging madiskarte ka sa buhay. Diba? Posible. Na kaya yun, ibinigay sa'yo yung mga challenges. Kasi para meron kang matutunan. So, yung pagbabagong ito, water sign, it really feels na the Knight of Pentacles yung makakatulong para magbago na ang iyong buhay. You have here the Six of Cups. Maaaring iba sa inyo, reminiscing someone from the past, or there is someone missing you, water sign. Okay, this is your past person, maybe childhood friend, maaaring your ex, resonate as it is, but it feels like this person wants to reconnect in the near future. There is a possibility na may magbabalik or merong magre-reconnect sa inyo, water sign. Okay? So let us clarify the Wheel of Fortune for water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Give me the Wheel of Fortune. You have the Four of Cups, a water sign. Okay. Ibig sabihin nito, water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Maaaring may mga pinagdaanan ka sa buhay mo na iba't ibang klaseng problema. Kasi hindi mo binigyan yung chance or pagkakataon yung mga dumating sa buhay mo. Okay? For example, kung ito ay patungkol sa relationship, kaya ka namang problema kasi hindi ka pa rin makamove on, makarecover sa iyong past person. Ang dami mong manliligaw sa paligid mo, ang dami mong suitors, wala, hindi mo sila pinapansin. Kaya hanggang ngayon, namang problema ka. Hanggang ngayon,
parang feeling mo, walang nangyayaring pagbabago sa buhay mo, sa sitwasyon mo, kasi you are still hanging on to your past. Diba? Sa nakaraan mo. Di ka makamove on, di ka makarecover. Kung ito ay patungkol sa career mo, sa trabaho, posible. Water sign na maraming nagbigay ng offer or opportunity pero pinalagpas mo. Kaya siguro, at some point, water sign, may mga panghihinayang ka. May mga sinayang kang moment, pagkakataon na dumating sa buhay mo, hindi mo ginrab yung chance. Hindi mo tinake yung opportunity. Pero hindi pa huli ang lahat, di ba? Maaaring may dahilan kung bakit hindi mo nakuha yon, yung mga pagkakataon na yon. Posible na talagang nakakapanghinayang or maaaring may purpose, possible na hindi pala yun yung nakalaan para sa'yo. Okay? So let us see the Knight of Pentacles in your energy. Give me the Knight of Pentacles for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. You have the Nine of Wands, a four sign. Diba? Knight of Pentacles and Nine of Wands. Maaaring hirap na hirap ka na sa sitwasyon mo, Nine of Wands, water sign. Para bang kailan ba darating na yung blessing or opportunity sa buhay ko? Kailan ba darating yung the right one for you? Something like that. Kung ngayon ay particular sa relationship, kung sa career naman, nag-aantay ka, patiently waiting. Pero may mga moment or pagkakataon na naiinip ka na, water sign. Nafe-feel ko sa energy mo, ang dami mong mga problema na kinakaharap sa buhay, ang dami mga balakid sa buhay mo, pero nagpapakatatag ka. At some point, parang gusto mo nang bumitaw. Pero you are still holding on sa pag-asang darating din yung pagkakataon na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo, makakamit mo rin yung ginhawa at saya. Okay? I'm really getting here, water sign. Despite of all the challenges, despite of all the problems na na-encounter mo sa buhay, may pag-asa pa. Okay? Maging maligaya ka. Let us see the Six of Cups in your energy. Give me the Six of Cups for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have the Knight of Swords, an air sign. Be ready, water sign. Definitely, someone from your past magbabalik sa buhay mo. Posible na kapwa mo, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, or an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Maaari ring, this is your energy. Ikaw yung nagbabalik sa person mo, okay? Sa past person mo. Gusto mong bumalik sa dating kayo. Okay? Or maaring siya to, energy ng person mo, gusto niyang magbalik sa buhay mo. Para sa ibang water sign, it feels like kung ano man yung change na ito sa sitwasyon mo, kung ito man ay kasama yung person mo sa iyong past, ibig sabihin nito, this is some kind of a second chance. Okay? Second chance para sa inyong connection ng person mo. Yung tipong wala na bang pag-aalinlangan, this person really wants to connect with you. Okay? Handa na siya. Ready na siya. Para bang water sign, there's unfinished business kayong dalawa. Kung ano man ang relationship nyo, resonate as it is. Pero, may unfinished business ka pa sa past person mo. Okay? Gaya ng sabi ko, maaaring siya ay lover, childhood friend, anyone from your past, think about it. Hindi na kayo nag-uusap noon, pero ngayon, may pagkakataon, magkakaroon ng chance na maaaring mag-reach out siya sa'yo or ikaw yung mag-reach out sa kanya. Maaaring ba sa inyo, yun yung matagal mo nang inaantay. Okay? If you are meant to be with this person, at kung talagang ipapahintulot na kayo ay pagtagpuin muli, maaaring siya yung Knight of Pentacles na matagal mo nang inaantay na dumating sa buhay mo. Again, resonate as it is, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Let us get more energies, message, and advice for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces.
Okay. Let us see your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have here, water sign, Four of Cups. Again, lumabas na naman yung Four of Cups. Ibig sabihin ito, ito talaga yung pinagdadaanan mo sa sitwasyon mo ngayon. Yung tipong hindi mo makalimutan, hindi ka makaget over. Ang daming offer sa paligid mo pero hindi mo magawang maging masaya. Kasi nga, may iba kang gusto, may iba kang nais. Okay? You have here the High Priestess. Maari nga iba sa inyo, nanonood ng mga tarot readings like this, mataas ang level ng intuition mo, water sign, at aware ka sa kung ano yung mga posibleng paparating sa buhay mo, may nararamdaman ka. Mataas yung gut feeling mo, yung intuition mo ay tama. Okay? May kutob ka, water sign, sa kung ano man yung paparating sa buhay mo. You have Two of Wands, a far sign, pursue your passion. Also, I'm getting here, water sign, posible na ang isa sa inyo ng person mo na connected sa'yo ngayon, yung past person mo ay nagtatrabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar. Magkaiba kayo ng lugar, okay? Long distance relationship, long distance kayo, ibig sabihin noon, maaaring matagal na kayong walang connection sa isa't isa, walang chance na makapag-usap. Pero there's a possibility na ito na yung moment. You have the Chariot. This is a strong Cancer energy, a water sign also. Kasi, kaya magkakaroon ng chance or moment na magbalik siya sa buhay mo dahil this person is already planning his or her move. Diba? There's an action, there's a movement. Diba? This way or that way, pinag-iisipan niya kung ano ba yung desisyon na dapat niyang gawin, pero sigurado na siya na babalik siya sa buhay mo. Darating. May darating sa buhay mo, water sign. Claim it. You have Ace of Pentacles, an earth sign. A new blessing and opportunity that you really deserve. Diba? Bagong simula, bagong pag-asa, you have that. This is a strong Scorpio. Endings bring new beginnings in your life. Ibig sabihin nito, definitely, may pagbabagong magaganap sa buhay mo, water sign. Matutuldukan na ang nakaraan and bagong simula ang darating para sa iyo. You have the Knight of Cups, a water sign. There's an offer para sa ibang water sign. And it feels like this is an offer of love mula sa person mo. Okay, I'm really getting here a kind of vibe, water sign, na particular sa relationship mo with your person. And it feels like magkakaroon ng improvement ang connection nyo. Let us get some energies for you. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Let us see your energy, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have here. Ayusin lang natin ang iyong cards. Okay. Water sign, you have here, toil and labor, particular sa trabaho. Maaring yung person na ito, di ba, busy sa work, ganun ka rin. Kumbaga, isa ito sa reason kung bakit nawalan kayo ng connection sa isa't isa. May mga kanya-kanya pa kayong buhay. May mga kanya-kanya pa kayong kinoconsider sa buhay niyo, water sign. You have main male, very strong personality, will take responsibility. Posible na energy mo ito or energy ng person mo. Yung tipong wala ka ng pake sa kung anong mangyayari, basta gagawin mo kung ano yung tama. You have despair, may mga panghihinayang sa buhay. Nakita natin kanina, water sign, you have Four of Cups. Yung tipong hindi mo makita yung mga opportunity or blessing sa paligid mo kasi hindi ka pa rin makaget over sa iyong past. Posible na energy mo yung water sign or energy ng person mo. May panghihinayang. Judication, all about your marriage. Para sa ibang water sign, maaring about sa kasal ito.
Maaring there's an annulment issue, divorce. There's also a possibility if you have the Wheel of Fortune water sign, this is a marriage, okay? There will be a proposal. There's an offer coming into your life, and that is a proposal. And you have journey. Maaring ang iba sa inyo water sign, you will travel. Take a vacation. Maari rin, a journey is some kind of your person's energy. Gaya nga nang sabi ko kayo ay LDR. Maari siya nagtatrabaho sa ibang lugar o sa ibang bansa or ikaw yun, water sign. At merong magta-travel just to have a connection with you or to take this opportunity na i-offer niya yung gusto niyang i-offer. So let us get more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Give me more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Give me more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Give me more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Give me more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Water sign you have here. The strength. This is a strong Leo. Ibig sabihin ito, gain your strength and confidence sa sarili. Huwag kang magpatalo o magpatala sa emosyon mo. You have the Four of Swords and your sign. This is some kind of healing and recovery. Taking your time na maunawaan yung mga nangyayari sa buhay mo. Gusto mo muna mapag-isa para makapag-isip. You have the Hangman energy. A new perspective. Diba? Ayaw mo nang magpakastak sa sitwasyon mo na para bang lagi ka na lang may pinanghihinayangan sa buhay. You have the Judgment. Para bang finally this is it. Ito na yun. Ito na yung moment para sa yung water sign. And the Seven of Swords and air sign, maaring ini-stalk ka niya sa social media. Yung person na connected sa'yo. Okay? Para bang gusto niya magkaroon ng information about sa'yo, water sign. Maaari rin na matagal niya na itong pinaghahandaan at pinagtatanong-tanong niya na sa common friends niyo, sa family mo na kung possible pa ba na magkaroon kayo ng connection sa isa't isa. Maaaring nagpapatulong siya sa kamag-anak mo or sa kaibigan niyo. Let us see, Angel Guide, give me some message advice for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, let us see, Angel Guide. Guidance and advice for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign you have here. Within the next few weeks, very soon, in the near future, you are ready, water sign. I'm really getting that you are ready. Within the next few months, there's a romance, okay? A romantic energy. Possible na that is your past person, your ex. There's something better for you. Get more information sa kanyang pagbabalik and be assertive, be confident. Diba? You have the strength energy kanina. Kailangan magpakatatag ka sa kung ano man yung paparating sa buhay mo. You are ready. Paghandaan mo. Okay? Huwag kang ma-intimidate. Kung sakali man na may magbalik sa buhay mo, get more information. Dahil meron pang magandang nakalaan para sa iyo, water sign. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.